Okay, so good day mga guys. Sa video kong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng voltmeter sa inyong mga motor, lalo na ngayon sa panahon ngayon na dito sa Bohol na natamaan ng bagyong Odette na walang power or electricity. So pahirapan tayong makahanap ng ma-charge yan ng cellphone, mga power bank at kahit ano. Kaya ito, video content na ito na ginawa ko para sa inyo at para sa atin. Okay, so ito pong voltmeter na ito, voltmeter or cellphone charger, ay nabili ko sa halagang 255 sa motorcycle parts sa dito sa amin. Okay, so malaking tulong na po ito guys, kasi pwede nating gawing generator ang ating ating motor, isang DC generator. Kaya malaking tulong po ito sa atin guys. Kaya ito po, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng isang cellphone charger at voltmeter. Itong nabili kong cellphone charger ay may dalawang saksakan ng USB type na charger. Ito po, 5 volts 2.1 amps, so kaya nito ang dalawang cellphone in one time. At ito naman ay voltmeter. Minimeasure nito kung ilang volts ang battery nyo, kung okay pa ba or hindi na. Yan po. Ito ay nagme-measure ng battery voltage. Okay, so voltahin ang inyong mga motor. Okay, so buksan natin mga guys para makita nyo kung ano ang talaga ang nasa loob. Okay. So ito po, ito po ang ating cellphone charger. Ito po ang pinaka-importante sa lahat. Okay, so may negative at positive terminal. Ang negative na terminal ay kukonect natin sa negative terminal ng ating battery. Tapos itong positive naman na terminal ay ikukonect natin syempre sa positive na terminal ng battery para hindi masunog at kailangan hindi magka baliktad para hindi masira ang ating accessories. Okay, so ito po itong, at ito naman ay ang voltmeter. Nagme-measure ito kung ilang volts ang inyong battery, kung healthy pa ba ang inyong battery, kung hindi na ba sira na, kailangan ng palitan. Kasi ang normal na operation ng battery nyo ay dapat nasa 12 volts sa inyong mga motor. Kung hindi aabot sa 12 volts or lalampas, ay hindi ma-i-start ang inyong mga motor. At hindi gagana itong ating cellphone charger. Kaya ito po mga guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-install. Ito naman ay yung mga casing niya. Yan po, casing niya, tapos lock nut. Ito po. Kasi yan po, install natin. Positive, positive, negative. Ayan. So, pasok natin. Ayan po. Tapos, sundod natin yung lock nuts. At itong lock nut naman sa kabila.
ito po, ilock po natin itong lock nut na ito. Ayan po. Itong lock nut naman po sa voltmeter natin. I-lock natin. Okay, so ito po guys, nalock na po natin. Higpitan natin ng konti. Ayan po. Okay, so okay na po ito. Na-install na po natin ang dalawang lock nuts. Tapos ito naman, install natin ito sa, kasi ito ay pantakip dito sa ating cellphone charger para iwas mapasukan ng tubig or mapasukan ng kahit ano dito sa loob. Kaya ito ay ang cover niya. So, pag-install nito, lagay lang natin dito sa likod. Ayan po. Yung pihitin natin pababa. Ayan, tapos, sa may marking na ito, dito natin nilagay. Tapos, takip natin. Ayan. Kasi ito yung purpose niya. Pantakip sa USB port. So, lagyan na po. So, ayan po. Okay na po ito. So, after nyan, mag-install naman na tayo sa wiring niya. Okay, so let's do it mga guys. Kung meron pa tayong ano, power dito sa buhol, ay gagamitan natin ito ng soldering iron or solda. Kaso wala tayong ano, power, wala din tayong generator na AC generator dito, kaya hindi tayo makakagamit ng solda. Kaya ano na lang, gamitan na lang natin ng solderless connector. Tapos ano, pasok lang natin yung wire nya dito sa loob, tapos okay na. Okay, so ganito lang po ang pag-install guys, no? Ito ay bawat ano, bawat accessories or itong voltmeter at itong cellphone charger ay may dalawang terminals, negative terminal at positive terminal. So, ang gagawin lang natin dito ay mag-series connection tayo sa ano, negative at saka negative. I-connect natin itong dalawa. Tapos, itong positive naman sa voltmeter, i-connect natin dito sa positive sa cellphone charger. Okay? So, let's do it guys. Okay, so kailangan natin ng wire. Electrical wire, kahit anong wire na may kakabit natin dito sa solderless connector para sa series connection ng ano, voltmeter at saka sa cellphone charger. Okay, so i-connect natin to. Ilagay muna natin ito sa
Install muna natin itong wire na ito sa solderless connector. Ito ay tinatawag na solderless connector. Okay, so ito po, install natin. Pasok natin dito. Okay, so tuturuan kayo kung paano mag-install. Babalatan lang natin ito. Babalatan lang natin to, guys. Gamit ang plier or kahit anong mayroon kayong kutsilyo or cutter knife, okay na 'yon. Basta babalatan lang natin to. Okay, so balatan lang natin. Okay, so nabalatan na natin. Pana natin ng konti. Okay. Then twist natin. Ayan. Okay, so na-twist na natin. Ito po. Ito po ang kanyang forma. Ayan po. So, ito yung isasaksak natin sa solderless connector. Okay? Saksak natin. Ganyan na lang po. Higpitan natin ang pagsaksak para hindi po mag-loss connection na makakakos ng sunog sa ating wiring sa ating motor. Okay, so nasasak na po natin. Ayan po. Dito naman sa kabila. Para pa ito sa okay, so lagay natin sa positive terminal ng voltmeter at saka sa cellphone charger. Okay, so para to sa positive. Okay, so sukatin natin ang haba. Positive at saka positive. Okay, so dito lang po. So yan, then putulin natin kasi nandito po ang positive terminal niya sa cellphone charger at saka voltmeter dito, positive. So yan po, kasya na po ito. Lagay natin ng ganyan. Okay, so balatan naman natin to, guys, para sa masaksak natin itong wire na ito sa solderless connector. Ngayon po, so twist natin. Then pasok natin sa, saksak natin sa solderless connector. Okay, so okay na po itong para sa series connection natin sa voltmeter at saka sa cellphone charger na positive terminal. Okay, so lagay po natin dito, pack. Saan natin? Yan. Tapos dito naman sa positive terminal. Yan. So, ayan po. Yan, ganyan po ang pag-install. Positive terminal ng cellphone charger connected to positive terminal sa voltmeter. Okay, so sa negative naman tayo, guys. Gumamit tayo ng wire na green para sa color coding, kumbaga.
Okay, so balatan natin, meron tayong dalawang solderless connector dito para sa negative terminal. Okay, so balatan natin, gaya ng pagbalat natin sa positive terminal. No wires connection. Okay, so nabalatan natin. Pasok natin dito sa solderless connector. So, ayan po. At dito naman sa kabila. So, sukatin natin ang haba. So, nandito po. So, putulin natin dito. Okay, so balatan natin naman natin ito. Okay, so balatan natin. Okay, so balatan na po natin. At tulin natin ng konti. Tapos silagay natin sa solder disconnector. So yan po. Tapos na po. Ganun lang po kabilis. So tapos na po mga guys. So lagay naman natin ito sa negative terminal ng cellphone charger at saka sa bulb meter. Okay, so ganyan po. Yan. Tapos dito naman sa kabilang negative terminal ng ano, bulb meter. So, ganun lang po kadali mga guys. Ganito lang po kadali ang pag-install. Okay, so tapos na po tayo mag-series connection sa voltmeter at saka sa ano. Okay, so balatan na natin to guys. Yan po. Tapos itong ito ay sa negative terminal. Tapos ito naman sa positive. Balatan din natin to para malagyan natin ng wire para sa connection directed to the battery. Okay, so tapos na po natin balatan. Connect natin ng wire na ito. Tapos dito rin sa kabila. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Okay, so connect natin ng gamitan natin ng T-tap or T-connection. Ayan po, T-tap. T-tap na ano, splicing. Okay, so para ano, okay, so para accessible sa pag-connect natin ng ano, conductors, ay kailangan natin tanggalin muna natin itong pagka ano, pagkasaksak para hindi tayo mahirapan. Okay, so
Let's connect it using T-tap splicing. Okay, so balatan natin to. Okay, so nabalatan na po natin. Connect naman natin dito. Yan po, connect natin po dito mga guys. Tapos itan natin ang plier para higpitan natin. Okay, so tapos na po natin i-connect tong ano, connector papunta sa battery. Lagyan natin ng electrical tape. So, lagyan natin ng electrical tape. So, i-tape natin. So, yan po. Okay, finish tape. Sa negative naman tayo, negative terminal, negative connector. Okay, so kumitanin natin ang T-tap splicing. Balatan natin. Post. Okay, so tapos na po natin balatan. Connect naman natin po sa negative terminal. Yan po. Then, lagyan natin ng electrical tape. Okay, so finish. Balik natin to sa ano. Ito ay nilagay natin tong battery. Positive terminal. Yan po. Tapos itong negative naman. So, sa negative sa kabila, sa voltmeter. Yan po. So, finish na po guys. And the last part, i-connect natin to sa battery. Okay, so let's do it mga guys. Connect natin to sa battery para
Tapos na po ang ating gawain. Okay po mga guys. So, ito po. Connect na po natin sa battery. So, kailangan hindi mabaliktad. So, ito po yung positive connection, positive terminal natin. Connect natin sa positive sa battery. Tapos, itong green ay negative terminal. Connect natin dito sa negative terminal ng battery. Okay, so let's do it. Positive dito. Saka negative. Nahan natin dito ang positive. Okay, so yan, connect natin. Okay, so nakonect na po natin itong positive terminal. Itong negative terminal naman, itong green, connect natin sa negative. Okay, so yan po mga guys, okay na po, nag-indicate na po siya, tapos naka-charge na po itong cellphone natin. Okay, so isa na generator ng ating motor. So yun lang po, sana may natutunan kayo sa video na to guys, at maraming salamat po sa panonood. God bless po.